Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon 28 ng Agosto, atin pong gunitain si San Agustin, isang obispo at pantas ng simbahan. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at ang mga naapektuhan sa Bagyong Guring. Mga kapatid, ang biyaya na natanggap mula sa Panginoon sa pamamagitan ng taga mga bagong mga Kristiyano na dala ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ni San Pablo ay nagkaroon ng isang panibagong buhay at sigla sa unang mga Kristiyano. Sa ating Ebanghelyo, kailangan tayong magiging matapat sa ating pamumuhay upang hindi tayo kagaya ng mga iskriba at mga parisiyo na kung saan ang kanilang mga alay, ang kanilang mga panalangin at ang kanilang pangako sa Diyos ay kailangang tumbasan ng ginto, ng pilak o mga material na alay. Ang buhay natin ay dapat isang tunay na katapatan sa ating Panginoon gaya ni San Agustin na naging matapat at dahil sa kanyang pag-aalay buhay at sa kanyang pagbabago sa pamagitan ng pagtuturo ng mga doktrina sa simbahan, tayo ay nagkaroon ng katibayan sa ating pagsasaksi sa buhay panampalataya. Sa mga sandali na tayo ay dahil sa ating kahinaan at pagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo
at tuwing ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing, tinalikdanan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sabahan ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao
upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyong ang ibig pasakop. Saba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintel sa panampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Saba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman yon. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpay ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipanumpa ninuman ang dambana, ipanunumpa niya yon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa huli day po tayo ng mga bayani. Pero ang atin pong mga pagbasa ngayon, tayo po'y hinihikayat ng Panginoon na magnilay-nilay tungkol sa tunay na pagpapahayag ng ating panampalataya o katapatan ng buhay panampalataya. Sa ating unang pagbasa, sa unang sulat San Pablo sa taga-Tesalonica, kabanata una at talata una at sumusunod, ipinapahayag ni San Pablo ang maglingkod ng tunay sa Diyos na dapat mayroong pag-asa, mayroong pananampalataya at mayroong pag-ibig na napahayag sa kongkrito na paraan na kung saan napahayag sa kanilang kabutihan, hindi lang sa pagtanggap ng mga apostol sa kanilang pagpahayag ng Ebanghelyo, sila mismo naging instrumento nito sa pagpalaganap o pagtuturo ng Ebanghelyo ng Panginoong na buhay muli ang ating Panginoong Hesus hanggang siya'y pagbabalik. Kaya ikagagalak nila dapat ang pagpapahayag ng mabuting balita. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitlo 23, verso 13 hanggang 22, tinuturo ng ating Panginoon paano maging tapat
at totoo na lingkod ng Diyos. Ang pagiging tapat at lingkod ng Diyos ay hindi ang pagpapahayag ng mga doktrina ni ang tungkol sa kautusan. Ang mga Pariseo at mga Eskriba ay mga grupo ng tao na alam na alam nila ang tungkol sa tradisyon na tinatawag sa mga Hudyo na Torah, Nevi'im at Ketubim. Torah, ito yung tradisyon ng mga kautusan na tinuturo ni Moises. At ang Nevi'im, tradisyon na tinuturo ng mga propita. At ang Ketubim, ang tradisyon na tinuturo sa mga nakasulat tungkol sa kaalaman ng para sa buhay. At itong mga eskriba, sila yung nakapag-aral ng tunay at ng liksik tungkol dito. At ang akala nila, kung ano ang kanilang tinuturo, yun ang tama. Ang mga Pariseo naman ay tapat sa kanilang pagiging pananalig sa pamagitan ng pagsunod lang kung ano ang nakasulat, kung ano ang mga patakaran. At isa sa mga patakaran doon na ang dapat kung mayroon kang ginagawa ay dalhin mo na mayroon kang alay. Ngayon, tinitingnan ng ating Panginoon kung ano yung nakakabuti at mabuti para sa pagpapahayag ng pananampalataya. Sinasabi niya na ang pagpunta sa templo, ang pag-alay sa rambana ng Diyos ng kung anumang mga handog, ang ating mga panunumpa at ang ating mga pangako sa Diyos, yan ay mabuti. Pero sinasabi ng mga eskriba at Pariseo, walang saysay ang pagpunta sa templo, ang pagkaroon ng panunumpa sa dambana o sa may altar, walang saysay kung anuman ang ipinangako para sa Diyos kung walang ginto, walang pera, o walang material na handog. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na itong mga material na handog, hindi yan mahalaga. Sapagkat ang templo ay banal. At kung anong dinadala doon, ang templo ang nagpapabanal. Hindi ang ginto, hindi rin ang pilak, hindi kung anong material na bagay. O kung anuman ialay dyan sa may altar o kung anuman ang panunumpa na para sa Panginoong Diyos sa langit. Hindi po nagpapabanal ang pera, ang ginto, ang pilak o anumang kayamanan. Ang tunay na nagpapahayag na tayo'y totoo at tapat sa ating Panginoong Diyos ay ang ating taos-puso na paglilingkod sa Kanya. Na buong puso tayo na nag-alay ng dekalidad na panahon, ng dekalidad na pag-alay rin ng ating mga talento. Dekalidad din at taos-puso na pag-aalay kung anuman at tanggap natin sa buhay at pasalamat sa Diyos, mayroon tayong inaalay, hindi sa pilitan, bagkos taos-puso nating inaalay sapagkat mahal natin o iniibig natin ang Diyos. Madalit sabi, ang paging tunay na lingkod ay ang pagkaroon ng pagsabuhay ng pag-ibig sa Diyos. Ang tunay na paglilingkod hindi po makikita sa mga material na mga alay o material na ibinibigay. Ang tunay na paglilingkod at ang katapatan sa ating pananalig at pananampalataya ay ang ating taos-puso na pagsuko sa buong sarili natin, sa pagkaroon ng pagbabago sa buong sarili natin na ating sundin ang kalooban ng Diyos at tumatalima tayo sa Kanyang mga kautusan. Ang buong puso na ating paggawa ng mabuti sa kapwa-tao sa pangalan ng Diyos at ang ating mga adhikain at tunguhin para sa kabuti ng lahat at hindi sa tinatawag na pangpugi points lang. Alam mo kasi, yung pangpugi points na lalo na kapag malapit ng eleksyon, mayroong mag-alay na tao, ito, ibigay ko sa iyo, ganyan. At kukuha pa sila ng mga propagandista upang ipapropaganda kung ano yung nakakabuti ng kanilang personalidad upang lalo silang ihalal. Upang sa paghalal nila,
kung anuman ginagamit nila sa pagpapalaki ng kanilang pagkatao at maging matanyag sila, babawi sila sa mga kurakot na kanilang gawin. Kaya kung tingnan po natin, tama yung tinuturo ng ating Panginoong Hesus, hindi sa mga material na bagay na parang binibili natin ang Diyos o binabayaran natin ang Diyos. Ngunit sa ating taus-puso na paglilingkod sa pangalan ng Diyos at dahil sa ating pag-ibig, dahil sa ating pagmamahal sa Kanya, ay ating napahayag ng buong-buo kung ano ang magiging tunay na nampalataya at nananalig sa Diyos. Si San Agustin, na siya ay hindi Kristiyano noon, salamat sa panalangin ni Santa Monica na kanyang ina, ay nagpabinyag siya na maging Kristiyano mula sa kanyang pagiging manikiyo na pilosopo. Naging tunay siya na Kristiyano si San Agustin at ang kanyang tinuturo na kailangan na buong-buo para sa Diyos at gagawa ang lahat sapagkat kung ang may pag-ibig, dahil sa pag-ibig, magagawa ang lahat. Kaya sinasabi pa niya sa kanyang aklat ng Confession, sinasabi niya, ang kanyang puso, ang sabi niya, ang aking puso ay hindi mapalagay at hindi ito magkaroon ng kapahingahan hanggang ito'y nasa iyo na. Na ang ating pananalig, ang ating panampalataya ay depende gaano tayo katapat sa Diyos. Gaano tayo umibig sa Diyos. Gaano tayo kumikilos na may pagmamahal. Ang mga ginagawa natin na may puso, na may pagmamahal, ay ginagawa natin na isang tunay na pagpapahayag sa ating pag-ibig, katapatan, at pananalig sa Diyos. Madalit sabi, ang tunay na paglilingkod ay may puso. Ang tunay na paglilingkod ay sa pangalan ng Diyos na Diyos ng pag-ibig. At kapag tayo nabubuhay sa Kanyang pag-ibig, katotohanan at katapatan, ang Diyos ay siya naghahari sa ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mula sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinaas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama. At dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. At atin pong itutugon, Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod, manalangin tayo. Ama sa langit,
Ikaw ang lahat sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamagitan ni Jesus na aming daan. Ring namin ito sa magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, panggapit iyong basbasan. Nang sa sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, mayahin nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanito na yung marapat ni kay aming pasalamatan sa itan sa Kristo na aming Panginoon. Ngayon si San Agustin ay pinarangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan kahit si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panangkailang iniukol kaisa na sambayanan dito ay nagtitipon. Kahit kaisa na manghel si siawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sumita ng Espiritu, yung banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtisang ko sang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak
Itinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan winapatan kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa na Malabirhin Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, San Juan Bautista, ni San Agustin, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na magagaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at telisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinalbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
batid ko kung sino ikaw. Akong pastol mo sa'yo'y nag-alaga, batid mo rin kung sino ako. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang alabasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkikinabang namin sa pag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamagitan din niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yun pong wala pang Lectio Divina para sa poong Jesus Nazareno. Available pa po ito doon sa may information guard. 130 pesos po per copy. Salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa ngayong ating pagdiriwang
para kay San Agustin, isa sa mga pantas ng simbahan na nagturo sa atin ano ang dapat gawin upang maglingkod. Salamat sa lahat ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming, sa iba't ibang social media platform na pusposting, sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong mga lahat ng mga panalangin ay dinggin ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat sa inyong tulong, pagpalain kayo lagi ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Pong Hesus Nazareno. Ngayon na po ang pumasbas, mangyari pa lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Pong Hesus Nazareno, inagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kalingan ng kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon nito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw, ikinaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ng kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nazareno,